Okay, anyway, we suspended from the last session and now we begin this new hearing as continuation previously, given that so many guests were not able to come. And yes, Manang Beth, let's proceed with the hearing, please. Let me proceed as suspended from the previous hearing of Magna Carta for Child Development Workers, Daycare Workers. These are bills, as we know, already filed by Senators Binay, Estrada, Villar, Cynthia, Villar, Mark, and Bong Revilla Jr. So with that, I'd like to have the committee secretary recognize the resource persons today who were unfortunately in many cases uninvited the previous hearing, which is why we're compelled to conduct this. Hindi natawagan yung Federation of Daycare Workers, ng Liga ng Mga Barangay. Please, therefore, with apologies all around, may I have the committee secretary recognize our resource persons. Good morning, Senator, and good morning, our distinguished guests. From the Department of Social Welfare and Development, we have Director Maricel C. Deloria for their Program Management Bureau. We also have Ms. Cheryl Mainar, Social Welfare 4. And for the Department of Finance, they are represented by Director Julie Bato from the Policy Research and Liaison Office, Ms. Christine Racoma, their technical staff, as well as Ms. Sarah Conch, their liaison officer. From the Department of Budget and Management, we have their chief budget management, Mr. Paul Vincent Perocho, and Attorney Borja Jr., acting chief budget and management, Ms. Madeline Mapalang, budget and management specialist 1. NEDA is represented by Director Girlie Grace J. Casimiro Igbiten, social development staff, as well as Ms. Joanne Mahilum, their senior economic development specialist, Ms. Cristina B. Mortega, their department legislative liaison. The Department of Interior and Local Government is represented by Undersecretary for Barangay Affairs, Mr. Felicito A. Valmosina, and Attorneys Law Ann Dominique B. Larin and Attorney Jocelyn P. Reyes. The Department of Education is represented by their Bureau Curriculum Director, Samuel V. R. Sullivan. From the Department of Labor and Employment, their legal service is here, Attorney Sheena Liz A. Balite, Attorney Morris Marco S. Lim, Attorney Fritz Francis Daniel Madamba, Attorney Fora May G. Ramos, Ms. Jean S. Orsilino. From the League of Provinces, regress pala to. From the Early Childhood Care and Development Council, we have Mr. Carl Jeffrey Sabalsa, Ms. Jolivette Yao. From the Liga ng Mga Barangay, Ms. Luvki Panlo, their Executive Director. And from the Federation of Daycare Workers, Ms. Pearl Reyes, their National President.
Senator, we'd like to to put it on record that despite the committee's efforts to invite and follow up the confirmation of the attendance of today's public hearing, the following agencies were not able to send their representatives: the Civil Service Commission, the League of Cities, and the League of Municipalities. That's all, Senator. Okay. Wasn't the civil service in attendance the last time? The last time they attended. They also submitted a position not paper. Yet, Senator. Yes, can we just badger them for a position paper? For signature na daw, Senator. Sorry? For signature. That seems to be the same problem with DOF and DBM. Wala pa rin position paper, is that correct? Yes, Senator. Yes, maybe ask the DOF, please, what's holding up the position paper. It doesn't have to be an extensive one. We all know what you're going to say. We really have no money. So that could actually be sent in a text message. Can you just expedite the submission of the same? Yes, we'll do. Yes, Madam Chair, we'll submit our position paper the soonest. Once, oh, nakakaintindihan naman tayo dito sa mga social welfare bills. We all are full of good intentions, but our pockets are hardly full of cash. So the DBM is the same situation. I think you have not submitted a position paper. Yes, Madam I need Chair. It on record. I'm sorry. Yes, ma'am. Same answer. We will submit our position paper. Yeah, how long will you take? We're being pressured to come out with committee reports. Mag-iisang taon na po kami, nakakahiya kami. At wala pa kami nare-report out. I hope you understand our urgency. Ma'am, we will revert and we'll provide feedback most probably by Monday. You will revert with the position. Can you give me a self-imposed deadline? The DBM office is not very large. How long does it take? We'll try our best until next week, ma'am. Maybe Tuesday or Wednesday for approval of our principles. But definitely we will submit our... Yeah, like I said, it's a very short answer. I really don't... see why it's taking so long. Please, konting urgency lang, DOF, DBM, pakiusap na please. At nakakailan linggo na to, matagal-tagal na rin na-file tong mga bill na to. And we already are fully aware of what you're gonna say. NEDA has submitted? NEDA has already submitted ba? Previous nila, Senator, ganun pa din. Yes, I think NEDA's already submitted among the economic managers. Kayo lang yata nag-submit so far? Parang ganon? Yes, Senator, but we will be submitting another set. It's already being cleared. Within the week, it will be with the committee secretary. Yes, okay. Thank you. In the meantime, I'm very pleased that the DILG is here and at least the barangays are here. Although, more importantly, we should have had the LCEs. Wala kang League of Provinces? Wala, Senator, but they confirmed You did not kanina, mention that. You didn't they confirmed mention pa that. Tapos sabi nila hindi na. No, to. You said the cities, municipalities, cities, provinces. Iwalay pa yon. Provinces, they confirmed. They're gonna send Miss Angelica J. Santos, but then this morning they just said regrets. This, ay nako, pag hindi sila sumisipot, ipadala natin yung bill sa kanila ng daycare at childhood development workers. Opo, send them po si ano, the matrix and the bills. We send them the matrix as well as the bills. Yes, but what's the response? None. None means? I thought you said that they were going to send a representative. Last night, they said they're going to send Miss Angelica Sanchez. But as of 10 a.m. today, they said regrets. Dahil kasi, sino ba nagbibigay ng stipend? Hindi naman yung barangay eh, di ba? As a general rule, ang nagbibigay yung mayor or yung gov, kung kaya niya. Hindi naman yung barangay. Oo, ang barangay ba nag-aabot sa daycare? Paminsan-minsan, pag may kaya, sa Makati barangays lang yata yan, sa probinsya wala yan. Sa, lalo na sa 4th and 5th class, hindi nakakayanin, di ba? Puro mayor ang aasahan at saka gobernador. Kasi alam ko, ako nagbabayad nun eh. Okay, I think we'll first recognize the
The Federation of Daycare Workers, who were not invited the last time, although they're clearly the subject at hand. So we call on Ms. Pearl Reyes, na tinex ko at mabilis na sumagot. Okay, so you've been waiting for this bill for a long time, but you and I know that the issue's always been funding. So anong solution natin? Good morning po, Senator Aimee Marcos, and good morning po sa lahat po ng ating nakapaligid, sa ating mga directors, and sa lahat po ng ating mga panelists ngayon. Ito po ay long, as we have talked po sa text, ay 27 years na in the making na inilalabi po yung Magna Carta for Child Development Workers. Sa po ng mga nauna sa akin ay 10th Congress pa po ito inilapit. And ngayon po ay nasa 19th Congress na. And ang nagbibigay pag-asa po ngayon ay talagang ngayon po ay napag-uusapan madalas. At talagang we believe na maaari po marinig na ngayon ang sigaw at ang grievances ng ating mga daycare workers. Ang inilalapit po naming Magna Carta for Daycare Workers ay ito po yung nakikita po naming solusyon sa marami pong mga daing ng ating mga daycare workers. Kagaya nga po ng data po natin na nakita at nakaposition po sa aming mga position papers ay may mga daycare workers po tayo na below 1,000 per month ang natatanggap. Mga volunteer, JO, at casual, napakaliit po ng percentage ang permanent position. Ang ano po, meron po kaming page, ano po, daycare worker page na ito po ay may members na 70,000 members na wala po sa bawat umaga, sa bawat araw na marinig ka na puro po hinaing. Although we are happily serving the little children, okay, we are satisfied. Ang ano lang okay po ngayon, yes ma'am. Pearl, eto nga, tama yung sinasabi niyo. Sang-ayon ba kayo? I'll just go through the list kung yes, sang-ayon ma'am kayo o hindi. Kasi may qualification standards daw yung civil service na pinahiwatig nila last time. Narinig ba ninyo yun? For child development worker 1 and 2. At yung maybe ang makakatulong rin sa atin dito, yung ECCDC, di ba? Alam niyo na merong child development worker 1 and 2. Is that applicable to daycare workers equally? Maybe we call Mr. Carl Sabalsa. I really want to come to a solution to this. But alam naman natin, we are so constrained rin sa pera. At hindi naman natin pwedeng pakialaman yung sinasabi na pakialaman yung GAD or yung Special Education Fund ng LGU. Kasi ako unang magsasabi na may local fiscal autonomy. Magkakagulo yan. So wag na natin pakialaman yan, di ba? O sang-ayon si Lugi dyan. Because LGU is extremely possessive over their meager funds. Yung sinasabi ng DOF, sino ba nagsabi? DBM, Mr. Borja, ikaw ba yun, Attorney Borja? Na pinagpipilitan na yung NTA nag-increase, I just came from Baguio, there's a very clear 14% decrease. So anong pinag-uusapan na increase? Kagagaling ko lang doon na para kaming naonse sa Mandanas application, eh, dapat lalaki, eh, lumiit lalo. Eh. Sa dami ng deduction ng DBM. Anyway, another long story. Anyway, Mr. Sabalsa, meron civil service standards na. Saan ngayon ba kayo ni Ms. Reyes na okay ba yung mga standards na yun? Kabisado ba ninyo yun? May 1 and 2 eh. Yes, ma'am. Good morning, Madam Chair, and good morning to everyone. Actually, we have a standards and guidelines which is approved by the ECCD Council Governing Board, wherein we have qualification for child development workers. But in terms of the civil child service... Child development worker, hindi naman nagtatrabaho yun as daycare. Sa inyo lang yun? Ganun ba yun? Not actually. They're working for the... What? Not working for the ECCD Council, but they're working in the local government unit in the barangays. Kasi based on RA 10410, they are no longer called the daycare workers, but child development workers. But are they the same person, regardless of the name? Yes, 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 Madam Chair. Barangays, yes. No, they're working within the daycare itself. Yes. They're not hanging around the municipio or wherever. Yes, yes, po. Mm-hmm. Okay, and, so pareho lang yon. Yes. Mm-hmm. So can we agree on nomenclature? Are they child development workers or are they daycare workers? Can we determine
exactly the name. Director Deloria from DSWD. Ano ba tamang pangalan? Yes, magandang umaga po, Madam Chair. Sorry. I'm Senator Amy. Nakakabuo ng topic, parating may nasasagasaan. Pasensya po. Director Deloria, please. Opo. Madam Chair, ang ginagamit na po natin na term ngayon ay child development workers. Yung dati po nating daycare workers ay tinatawag na natin ngayon na child development workers. So, dapat ang bill, tanggalin na yung daycare workers, child development workers. So, ayan, maliwanag yung pamagat. Thank you very much, Director Deloria. Please proceed, Mr. Sabalsa. In terms of the qualification, I think the standards and guidelines also set a qualification for child development workers. But in the civil service, there's no qualification yet for child development workers, but daycare worker 1 and daycare worker 2. Sabi nila, nung February 8, ang sabi nila dito, may qualification standards sila para sa child development worker 1 and 2. Hindi daw totoo na wala silang standards. Meron na ang problema, hindi naman sinusunod. Pero meron na daw sila. Actually, Madam Chair, this is the concern of the local government unit in terms of providing plantilla position. I'm still talking about the civil service. Sang-ayon ba kayo sa kategorya ng civil service? Kasi if you look at Senator Villar's, maliwanag doon eh, doon sa iba't ibang level na high school graduate, yung iba hindi. So, sang-ayon ba kayo doon as a civil service? Yes, in terms of qualification, referring to the standard. Yes, that's all we're talking about. Yes, right we now, agree. Mr. We Sabalsa. Agree. Opo, we agree. Okay tayo doon? Yes po. Ah, sige. Okay, so child development worker 1 and 2. Okay bang federation ng daycare doon? Doon sa ginawa ng civil service, ayos ba kayo doon? I mean, alam natin di sinusunod ng LGU, given na natin yon. Ibang problema yon. Pero doon sa establishment of standards, sang-ayon po ba kayo? Sang-ayon po kaya lang, doon lang po sa, it must be a college graduate or high school, college level, medyo may marami pong tatamaan. Maraming, ay, sus, ano ba ito? Marami po kasi sa atin ay mga high school graduate lang po. Eh, sila po ay naka-oppose na years, long year na in service. So I think there are two bills from both Cynthia and Senator Mark Villar on the levels of salaries. Yes. Kapag less than 2 years college and at least 5 years experience, di ba may salary grade 6, may salary grade 8, may salary grade 10. So iba-ibang salary yes, grade. Ayun, di ba? Sang-ayon ba kayo doon? Mr. Sabalsa, ito sahod na. So, number one, you should really call them child dev, ang title. And then, number two, yung civil service, sabi ninyo, pareho ba yan ng, ni Senator Villar? Hindi kayo everyone po. Ha? Magkapareho yan? Yes, Senator. Yeah, yung mga salary grades na salary grade six and up to 10. Well, mabuti na yan sa wala. Sige na, tiisin na lang natin. 6 to 10. Okay. Ngayon, okay naman kayo dun sa, so sa salary grade, okay lang. Yung sa civil service, okay din. Okay. Let's just agree on what we can agree. Yes. Okay. Ngayon, ang napag-usapan yung sahod, ang problema dyan, iba-iba yung bill, no? Yung ibang bill, sinasabi na kukunin sa GAD o di kaya doon sa Special Education Fund na... Hindi po pwede. Sa palagay ko, DILG, please put on record your position. Although you've submitted the copious position paper, maybe you'd like to put on record, Yusek Valmosina, na hindi po pwedeng pakialaman yung pondo ng LGU po. Tama po, ma'am. Kasi talagang... Lalo na doon sa pinakamaliit na mga barangay na less than 2 million ang budget, eh, malapakalaking problema kung ito po ay isasama natin talaga. Alam ko po yun, maraming 4th and 5th class, lalong-lalo na sa Cordillera, sa mga isla, talagang hindi kakayanin. So, hindi po pwedeng manggaling sa LGU. Okay, klaro na yun. Unang-una, dadalhin tayo sa Supreme Court. Wala rin mangyayari. At baka umabot na kayo ng 27th Congress pa. At napakalupit na nito. Number 5,
dapat kung hindi LGU ang bagsak niyan, mapupunta sa national. At lahat nakangiti, ewan ko, ba't tayo masaya, wala tayong pera. Pero I'm wondering, can we quantify this? Ibig ko sabihin, umpisahan kaya natin ng at least one daycare or child development person, isa man lang, na accredited and sinasahuran ng national government, isa man lang sa bawat daycare center. Pwede ba yun? Kahit isa lang. Magkano kaya yun? Yes, Director Deloria. Yes, Madam Chair. Malaki-laki din siya eh. Ang problema kasi, ang total natin ngayon, nasa 65,000 ang develop ang CDC, no? Yes, so, Madam Chair. What if we start with only one child development worker muna? I mean, let's make a 5-year plan. Is what I'm trying to say. Kasi hindi naman kakayanin talaga ng DBM, ng NEDA, DOF yan. Ano kaya kung tig-isa lang muna itong 65,424? Magkano kaya yon? Kung papasok, ipako muna natin sa SG6. Yung mababang-mababa muna. At least that's better than what they're getting now. Meron pang 500 pearls sa amin per month. Meron pa iba, quarterly lang. Alam naman natin kung gano'ng kalupit yung sitwasyon. You're actually more optimistic than me. Yung nakikita ko, awang-awan ako. Tapos, out of pocket pa sila. Eh, kasi wala namang materyales. Sila pa nagseserok, sila pa nagdadala at nag-iimbento ng laruan. Alam naman natin yan. It's a lot worse on the ground than how we're saying. So, Director Villoria, you were saying something about the number of daycares. Yes, Madam Chair, meron po kaming pin-repair na budget estimate for salary grade, child development worker 1 and 2. Kung ang basic pay po... 65,000. Now, daycare workers, it's 65,424 times SG6. 17,553, Madam Chair, yung pong monthly niya. At ang magiging benefit niya po ay 7,541. Ang magiging gross pay niya po, Madam Chair, ay 25,094. Okay, anong total nun? Tig-isa lang sa bawat daycare. Bali, sa... ang number of facilities natin na 65,000, ang aabutin po ay more or less 1.6 billion, Madam Chair. 1.6 billion. Opo. Okay. So, gawan natin, I don't know, Director Bato, Attorney Borja, kaya ba yan? Gawan natin ang plano hanggang 2028? Yung ganun. And then, parang 5-year plan kasi hindi naman pwedeng sabay-sabay. Alam naman natin yun. Can we estimate at 3 years and estimate at 5 years? Kasi kung 1.2 billion, pwede naman siguro isingit na yan. Hindi naman masyadong malaki na yan. Madam Chair, opo. Yung 1.6 billion po is a monthly budget. Kung annual po siya, Madam Chair, opo, monthly lang po yun, Madam Chair. So, we need to multiply that po by 13 po para kasama yung ano, yung kanyang 13th month pay. So, abutin po ng mga 21? Po? Senator, around 21.3 billion. 21.3 billion annual. 21.3 billion. Malaki-laki siya. Pero at least it's a start, ano? Kahit pa konti-konti lang. Dahil hindi naman pwedeng zero. Sobrang lupit naman nito. Ang tagal-tagal na nito eh. Okay. So, tignan natin, ano? Magplano tayo on a 3-year basis or on a 5-year basis kung anong makakaya. SG6 muna kasi hindi talaga kakayanin at this point in time. Malay natin maka-jackpot. I mean, hope springs eternal, no? ECCDC, is that? Well, it's better than nothing, no? So on one hand, yung national, tignan natin kung anong makakaya dito sa 2024 budget.
Subukan natin kahit sabi nga sa Bisaya, hinay-hinay, sa Ilocano, inot-inot, kahit konti muna at salary grade 6 man lang. Kasi that's better than 500, 1,000 pesos a month or in many cases as the LCE decides. Diba ala chamba din yan, hindi naman regular eh. Minsan Pasko lang, birthday lang, ganun. Anyways, okay. So, tignan natin kung anong kaya ng national. Ngayon, sa DILG, may suggestion ba kayo kung paano ito ibibida sa ating LGU? Kasi ang totoo, ang LGU nagbibigay na eh. Sila na talaga ang sangkalan nito eh. So, how can we talk to our LGUs na paano ba? Dalawang issue kasi sa LGU, isa yung selection process, di ba? Kasi kung minsan palakasan, ikalawa, yung issue ng pagbibigay ng tinatawag na stipend. Ano? Kasi nagbibigay na sila ng stipend eh, to begin with. Lalo dito sa Metro Manila, sahod na talaga at saka job, anong tawag to, kontrata na yan eh. Yung mga may kaya. Anong suggestion po ninyo sa LGU? Total nandyan na sila, nagbibigay na sila. Anong magandang magawa natin? Siguro, ma'am, eh, case to case eh. Talaga ang kailangan dito. Yung talagang may capacity, yung mga first class, maobliga na sila eh, magbigay na. Yung mga may capacity talaga. Problema nga, di ba, sang-ayon kayo na hindi pwedeng obligahin eh. Pwede ba mag-memo kayo ng DILG na highly suggested by the civil service and yourselves? Kung yung mga talagang billions ang mga budget, eh, siguro yung ganun, pwedeng makausap na yung mga governor, city mayor, municipal mayor na talagang bigyan nila ng priority itong mga daycare ano natin, ma'am. Pwede ba kaya isali yan sa SLGS? So, yung tulong nila sa ating, yung tulong nila, kasi lahat ng LGU, kahit maliit, kahit malaki, nagpapakamatay dyan sa LGU. Sa seal of local government, di ba? So, kung pwede bang ilagay yon, isang criteria yun. Isang criteria yun, ang tulong nila sa child development workers. Pwede, ma'am, i-suggest diba, po natin. Di ba, non-cash yan. Non-cash yan. Para pwede pong i-recommend natin, ma'am. I-recommend po ninyo yung yes, SLGS. Ano pa, i-recommend. Ano bang type pa rin ng LGU? Maliban sa SLGS, ano bang mga award? Priority pa? CFLGA po. Child-friendly law government audit. Ayun, CFLGA. Ang yun, gusto wala ko pa i-recommend, ma'am, ngayon eh. That doesn't cost anything, di ba? Ang gusto ko pa, ma'am, i-recommend ngayon yung food security. Dapat lahat ng barangay, city, municipality magpatanim na ng mga gulay para makawala na tayo dito sa problema actually, na ito. Actually, Balmusina, sa tingin ko, yung SLGS, yung criteria niya, opo, yun dapat i-re-evaluate na po ninyo. Yung Green Revolution po, dapat buhayin talaga ayun. Yun para... Ano po yun? Opo, ma'am. Opo. Kaya yun po eh, 28 years ko nang ginawa yan sa barangay ko noon. Kaya talagang pagpasok ko po sa DILG, yan ayun. Ang kauna-unahan namin. Isinuggest kay Secretary Abalos at nakakatatlong MC na po at bukas po, yung hapag, eh, si Presidente po ang magla-launch naman dyan sa Luneta. Okay. At pwede rin yun. Mag-award tayo. Pwedeng award, di ba? Yes, ma'am. Pero ano yung sanction? Lalabas ng listahan ng kulelat? Di ba ang Pilipino ganun eh? Ayaw lang mag-kulelat. Ayaw ng kahiyaan. Eh, ang suggestion ko po ron sa mga LGO na i-submit sa amin yung mga hindi makaka-comply para mag-i-explain naman sila bakit hindi nila kayang gawin yung program. Pero they're not required to do that kasi hindi naman natin kayang obligahin eh. Tama, ma'am. Magagalit ang mayor niyan eh. Anyway, ayun na nga, yung first class, yung mga tinatawag natin billionaire LGUs, yes, siguro naman pwede naman natin pakiusapan na at the same time, total, actually, a lot of them in NCR, I know full well, are really doing that already. Yes, I know Davao City, for example, employs a lot of child development workers. And that's been the case for many, many areas like Valenzuela here in NCR. So tuloy-tuloy lang tayo dyan. Okay, the other question, yun nga, yung standards, maliban sa bayaran, ano, na pag-aralan natin kung anong maganda,
There are non-cash awards kasi for LGU eh, to compel them, yung SLGS, yun nga, yung child-friendly, marami yan, tapos yung mga panalo sa hapag and so on. Okay, yun. The other issue with the LGUs that I'm fully aware of also is yung selection. Kasi gusto natin na compliant doon sa DSWD standards at saka sa civil service standards. Eh kung minsan, palakasan, hindi nasusunod, no? Yan ang issue dyan. Paano kaya, how do we compel them? Ano nangyari sa, how do we do the BHW? Kasi sa BHW, kailangan accredited by DOH. Ganyan din ba sa DSWD, kailangan accredited ninyo yung daycare? Madam Chair, yes po. Yung daycare facilities po, ina-accredit po before ng DSWD. You're saying the facilities. What about the tao? Kasama po siya sa pag-accredit, Madam Chair. Kaya lang ngayon po, hindi na po si DSWD ang nag-accredit, kundi ang ECCD Council na po, Madam Chair. So, so we will, unang-una, yung masasama dun sa listahan ng national, definitely, kaya natin i-accredit yon. Tama ba? Eh, syempre, yung national ang maglilist eh. So, yung sa national, walang problema yan kasi pera ng national. Yung problema natin lagi, hindi natin pwedeng pakialaman yung LGU. How do we ask them to select only those? DOH, CF, the DOH, BHW. Ngayon, yung sa national na bibigyan, hopefully, mahanapan natin ang puwang kahit tig-isa lang, 65,000, and salary grade 6 lang. What if, yun, we can compel them to comply with the standards established by the civil service, correct? Kaya naman yun tayo, magbabayad, dapat lang. Yung LGU, how do we suggest to them na they should stay with those standards too. Yes, baka may experience kayo kung paano niyo nakukumbinsi yung mga LGU na sumang-ayon doon. Mr. Sabalsa. Actually, Madam Chair, as you mentioned, the qualification is part of the standards and guidelines, which is also our indicator in the evaluation, which is also an indicator in the CFLGA and SGLG. So the LGUs are sorry, really compliant. Sorry, all your alphabet soup is going past my head. What are you saying? I'm sorry. The qualification of the child development workers is part of the evaluation tool that is used to accredit the centers and the teachers. So this result of the... No, we know all that. Yes, Apo. We know all that. Hindi pa rin sinusunod eh. Actually, this is also an indicator to the child-friendly local governance audit and the SGLG. So, actually, this time of evaluation, a lot of LGU are really complying, but their main concern is this, their legal basis on providing a position for the child development workers. What do you mean their legal basis? In giving or hiring their child development workers. Eh, may basis. I'm confused. Ms. Reyes, please. Yes, ma'am. More open po kapag may, sa experience po namin, kapag naglalabi kami for a position, for a job, yung ano, ang hinahanap nila, anong batas? Marami na po experience lumalapit sa mga... Kaya nga, yun ko, na talagang hindi sila susunod. Mm-hmm. At hindi mo naman mapuwersa, no? So... Paano ba yung sa, tinatanong ko nga yung sa DOH, may nakakaalam, BHW, kasi accredited ng DOH, mas maayos yun eh. Tapos, mas tumatalima yung mga LCE doon. May batas ba yun? Can we just look that up? Are you aware? No? No, how do they choose the BHW? Parang mas maayos dun eh. Yung DOH nakaka-impose. Yes, Director Deloria, please. Madam Chair, ang naisip lang po is yung baka kasama po sa, yung kagaya na nabanggit kanina, baka pwede, sorry.
Sorry. Baka lang po makatulong kung maisasama na lang po yung qualification doon nga po sa SGLG na mga criteria natin. And baka pwede rin natin ma-enumerate na rin dito sa ating batas na sa bill na ginagawa natin. That's right. But no, we can't do that. We can't change the SLGS within this law. Pero siguro sabihan lang natin na I don't know. Nasa drafting na yan. And USEC, tama po yun. Yung SLGS talagang kailangan review. Halimbawa kami, panayan daldal natin tungkol sa climate change. Effort na effort po yung Ilocos Norte na magkaroon ng green and clean environment. Hindi kabilang sa SLGS. Pikon na po kami. Dahil outdated na po yung criteria. Siguro ito na rin ang isama natin. Food security. Dahil siguro wala namang hindi marunong tumusok-tusok ng malunggay. Ano? Kasi program ko yan sa mga barangay. Pakatapos yung, eto nga, yung child-friendly. Hindi lang child-friendly, kundi child developmental, ano? Tapos yun nga, yung iba't iba pang issues na nandyan, na nananaig ngayon na medyo outdated na talaga yung SLGS na yan. Okay, so I think kasi yung original good governance really had more to do with accounting and budgetary measures. And pero parang nag-move, kahit pa paano, may progress naman, nag-move forward na, medyo sumusunod na yung mga LGU, nag-level up na. Palibasa nag-level up, paltan na rin natin yung mga seal of good governance. Pahirapan natin ng konti dahil lahat nakakuha na eh. Wala na siyang visa. Okay, thank you. So, the other thing, yes, Director Deloria, please. Baka rin po makatulong, Madam Chair, kung isasama na, i-outline na rin po natin yung accreditation ng mga daycare facilities na kailangan accredited talaga yung daycare workers. We need to accredit them. Pero at the same time, ilalagay natin yung accredited daycare centers. Pero at the same time, kinakailangan wag natin masyadong pakialaman yung IRR ha, kasi they have to be flexible enough to address certain situations. For example, a very simple example. Dumanas kami ng Yolanda dun sa Tacloban. And wala akong mahanap na social welfare workers sa Tacloban. Kasi tinamaan rin yung mga DSWD, di ba? Namatayan din sila, nasaktan din sila, nawalan rin ng bahay. Pero ang daming lang pang-aalagaan mula sa magulang, sa bata, sa lahat, sa matatanda. Ang dami-dami nilang tutulungan. So we had to undertake on our own with the DepEd a counseling unit because so many of the children were dysfunctional and traumatized. So what I'm saying is, in a roundabout way, is that we have to allow DSWD also to prioritize certain areas over others. Where a large disaster has occurred, or it's a war zone, or some level of untold environmental or man-made disaster occurs. War, for example, in the Mindanao areas. Kapag may nangyaring ganun, dapat mas maraming daycare doon at sasahuran natin, dapat may catch-all clause tayo sa emergency crisis areas. Lang yun ah. Ewan ko kung kaya. Okay. Yes. Another suggestion, Mr. Sabat. Yes, suggestion lang po. Come to grips with this eh. Lahat naman tayo suportado to, pero tulad ng sabi ni Ms. Reyes, talagang 10th Congress pa to, naka-pending, kasi nobody can find a solution. Can we just do it na nga, yung sa akin, konti-konti na lang, tapos ambag-ambag yung national at yung LGU. I don't claim to have the solution, but somehow, let's hammer it out, and even if it's a work in progress, at least in progress, nasimulan. Okay, Mr. Sabalsa. For harmonization lang po yung mga terminologies, since mention ni Director Villoria, ang ginagamit na pong term ngayon is not accreditation, but recognition po. So, yun po. Gamit ng PRC, it's not recognition either. Qualification? Anong ginagamit ng PRC? Ha? Mm-hmm. Madam Chair, for PRC, like for social workers, it's licensing po. Mm-hmm. Licensing.
licensing. Ay, mabigat naman yung licensing. Hindi naman siya licensed. Yes. Of actually, recognition, kasi this was recommended. Yeah, but ang problema kasi sa recognition, ginamit na ng DepEd pang graduation. Mas lalong malilito sa barangay yan. Actually, kasi... Ang pagkaintindi ko ng recognition day, di ba yung mag-graduate, ang bagets? Opo, kasi actually from the DepEd, since the chair of the ECCD Council is the Department of Education, this was... I think we can discuss that in the TWG. I personally object to recognition because ang recognition sa probinsya, graduation na eh. Mas lalo kami malilito niyan. Mm. Never mind, that's just language. We can look for it yes. in the TWG. It's not a burning issue right now. Okay, let's go to training. Sino magte-train? Kasi may banggit dito na training. May banggit sa ilang bills na training. Kaya nga, nagtatanong ako kanina kung bakit natin kinaladkad yung DepEd samantala napakaraing problema na at trabaho niyan. Sino ba dapat mag-train? Di ba dapat DSWD yan? At saka TESDA or CHED? Parang di naman malilit na bata yan na iti-train eh. Mga teacher yan eh. Po, sino ba dapat mag-train? May training ba being undertaken right now? Yes, ma'am. Napakarami po naming training. We have a training for PES. We have a training for the ECCD. Ang madalas po nagde-training sa amin ngayon ay ang ECCD Council. Para po sa mga new curriculum. And... Ayun pala eh. Marami na nagte-train. Sino-sino ang dapat mag-train? Hindi, gagawa na rin lang tayo ng batas. Eh, i-standardize natin. At wag naman yung panay training. Nung gobernador ako, pikon na ako. Lahat nagte-training. Eh. Walang mautusan. Hindi kayo yun. Hindi DSWD. Normally, yung DA yun. Maya't maya, may training. Lakbay pasyal. Okay. Malaking part po ng training namin ang gagaling po ngayon sa ECCD Council. Sa? ECCD Council po. Ah, ECCD. Okay. Ang ECCD, inobserba ni Senator Gatchalian na ni hindi kasali ang DILG samantala ang nagbabayad yung mga LGU. So, dapat isama rin ang DILG, no? Sa konseho ninyo, wala kayong DILG, nakakatawa eh. Kaya siguro hindi kayo pinapansin. Okay, so, ang question therefore, hindi na dapat DepEd, ano? Sa dinami-dami ng trabaho nila, huwag na natin dagdagan. Ah. Yeah, bakit nandyan sa isang bill, ano? O dalawang bill? Anong sabi? Ang training will be undertaken by DepEd. But you're not training high school or elementary, so I don't think they're relevant. What are your thoughts? Ma'am Chair, good morning po. The DepEd being the chairperson of the ECCD Council, of course, is in support of the bill. Maybe in terms of training, I do not know, Mr. Chair, Ma'am Chair, but the National Educators Academy of the Philippines may be involved. If, of course, I heard you saying that DepEd has a good number of things to do in as far as training its teachers. And if you're going to include the child development workers, maybe we need to consult our vice president for that matter, Paul. Yes, that's right. To my mind, they're already there. And maybe we should just leave it the way it is now. Kasi sabi nga ninyo, chairman na kayo ng ECCDC. You're already the chairman. So the input could be more on the policy level rather than the implementation. Obviously, daycare students need to sig naturally into the elementary school system. Ano? So dapat, pagpasok nila sa elementary, compliant na sila lahat at kayang-kaya na nila yung elementary. Which is why okay naman na nandun na kayo. Iwanan na lang kaya natin, but perhaps, like you said, we can ask the national educators to have a look at the training modules. Yun lang. Pero sa implementation, ilibre na natin kayo kasi sobrang dami ng gagawin. What are your thoughts? For policy planning, which is essentially ECCDC, hanggang policy, and then yun nga, let's invoke
the suggestion that the national educators take a look at all the modules. Tama po, Ma'am Chair, because as we say, the quality of the child development workers has a great influence to the quality of the learners as they transition from that kind of education in early childhood to the kindergarten when they reach 5 years old. In that case, we leave it at that, except perhaps, like you suggested, we'll add the phrase with the National Educators Academy. Yes, Ma'am Chair, but subject, of course, to the position paper that we are going to submit to be cleared by our Vice President. Yes, yes, that's fine, but I think that's a worthy suggestion. Okay, so with the training, therefore, so is it clear that ECCDC and together BSWD. With BSWD will formulate modules at which the council, which will now include the DILG, will review it? Tama. And the chair will still be DepEd with the help of the National Educators Academy. Tama po ba yun? Sino magre-represent ng DILG? Si Yusek Valmosina rin or anybody there? Should we require that pwede nang sagutin ng DILG kayo na makikiusap sa mayor at governor? Tama ba yun? Ayos na yun? Kasi ganun setup ngayon. Eh. Hindi, ang setup ngayon, wala talaga yung DILG. Samantala nagbabayad LGU, pambira. Okay, Yusek po, pwede na kayo na ang magre-represent sa council. Siguro po si Yusek Iringan, ma'am, sasuggest ko. Yes, regardless. Pero isang okay. Isang representative galing sa DILG. Yes, sir. Okay. Idagdag na natin doon okay, para po. Medyo mas tight ang ating coordination. Siguro po, ma'am. Okay. Tapos, yung huli na lang, non-cash. Hindi naman kailangan lahat cash ang benepisyo ng daycare. Ano pang mga benefits? Unang-una, yung sinasabi natin, yung recognition, accreditation, and so on. Malaking bagay na yun eh. Kasi, kung talagang accredited yan, marami kasing nagre-recruit rin ng volunteer teacher and so on. For overseas, for example, the mere accreditation will allow them to go and be preschool teachers or caregivers or whatever overseas. Eh. Hindi, iniisip ko lang yung non-cash para mabawasan natin ang bigat. Are there non-cash benefits that we can endow them with? I think one of them certainly is the recognition, accreditation. Hindi naman natin kayang licensing. Some kind of certificate. Ah, naalala ko kasi yung sa nursing, nung wala pa nag-hire ng nurse, ang ginagawa na lang namin, kasi wala naman masyadong pera yung probinsya ko noon, nagbibigay kami ng konting stipend, katulad ng ginagawa sa daycare workers. Tapos, binibigay lang namin sa kanila yung requisite na 2 years experience. Diba? May required na 2 years hospital experience. Di ko alam kung anong eksaktong term sa nursing eh. Pero meron yun eh. At may mga hospital naman, ang probinsya, malaking bagay na yung 2 years na hospital experience. Kasi nakakabiyahe na sila sa abroad based on that. Eh di ba dito sa Maynila, sa NCR, nagbabayad pa ang nursing students, makapag-volunteer lamang. Baliktad na yung mundo, sila pa yung nagbabayad. So I'm wondering, are these the benefits that we can give to daycare workers and child development workers? Yung non-cash, ganun lang kasimple, i-accredit mo yung 5 years experience niya. For example, para part of her biodata, kung sakali aalis, halimbawa, or lilipat sa ibang trabaho. Kasi baka mag-level up yan, maging teacher na eh. Kapag mag-level up yan, maging teacher na, baka pwede naman i-accredit din. O ibilang din as an early childhood specialist or mismong teacher na. Malay mo, tanungin natin, kasi okay din yan eh, di ba baka kilalanin ng PRC? O just, I don't know, brainstorming para lang makatulong to help the cause. Yes, Director Sullivan. Thank you, Ma'am Chair. Inisip ko lang po kasi sa sinabi ni Sir Sabal sa kanina about the policies and standards, there are actually 7 standards doon sa ECCD Council Resolution. Binabanggit din po kasi doon na aside from child development workers, nabanggit din po doon ang child development teachers. So
Yes, that's correct. That's so ang point ko po kasi po, Ma'am Chair, is meron tayong Excellence in Teacher Education Act right now. Ginagawa na po ang implementing rules and regulations. Perhaps para ma-factor in na po itong child development teachers and workers, pwede natin isali sila sana sa implementing rules and regulations ng Excellence in Teacher Education Act. Oh, that's great. The committee secretary was right after all to call on DepEd. Tama po yun, may teachers din kasi. Siguro, for example, yung may experience ng 5 years, dapat ikwenta na rin yun doon sa pagiging certified child development teacher. Ano? So are we going to cover in this act the teachers or wag na? Kasi that's your program eh. Dapat hindi na isama dito except to mention that whatever accreditation or experience they may have had may be counted towards becoming a DepEd child development teacher, no? Pwede ba yan? Or early childhood teacher? Hindi necessarily promotion, pero karagdagan na qualification. Di ba nagkakaroon tayo ng mga equivalency tests? Parang ganun. Yung experience, binibilang naman sa IELTS, di ba? Something like that. Yung ginagawa sa IELTS, di ba? You have experience of 5 years as an electrician, but you never actually got NSO certified. Kakabilang rin nila ng test na yun. Ibibilang rin nila. So something to that effect. I don't know. We'll have to formulate the language. What are your thoughts? Yes, Madam Chair, I agree. Parang it's similar to the grandfather rule, eh, di ba? Opo, yes. Something like that. Maybe we can write it properly so that they can be qualified. 5 years experience will be counted as 1 year or whatever. Mag-invento na lang kayo. We'll work towards a teacher level. Tingnan natin to that effect. I don't know what other non-cash. Cash rin ba pag kinover ng GSIS, SSS, PhilHealth, etc.? Magbabayad yung employer, no? Ha? Oo, magbabayad yung employer kapag ganyan. So kasama yon dun sa national. Yung sa LGU, hindi siya kasama. Wala ba tayong maibigay? Kasi yung Dole, Attorney Lim, I know that you submitted a position already and expressed concern about the 17 to 18 years old. Delete na natin yun, nakakaloka na yun. Masyado nang magulo yun. And you also said that you should use daycare workers and not child development workers. As I recall, kayo lang nag-o-object dun sa terminology. Good afternoon, Madam Chair. Actually po, no, regarding po dun sa nomenclature, we suggest to use daycare workers instead of child development workers because as we glean, it's from Section 4B of Republic Act 104-10, it clarifies that daycare workers also refer to child development workers, which includes also teachers' aid, rural midwives, social workers, community workers. Siguro pwede na natin i-include sa definition. Doon sa definition ng child development worker, include na natin daycare, etc., etc. Okay. Baliktad ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko, the generic term should be child development worker. And then doon, isama na natin daycare, etc. Parang baliktad. That is noted, Madam. Oo. Ilagay na lang natin as part of the definitions. Madam Chair? Any thoughts, Mr. Sabalsa? Yes, let me clarify. In R-18 for 10, it's not also. It's herein after to referred. So daycare workers herein after referred as child development workers. That's correct. Nandun na sa isang batas kasi. Kaya yung all-encompassing term is really child development worker, tama. And then daycare is part of it na lang. Thank you, Madam Chair. Okay. Thank you, sir, for clarification. Pero tatanggalin na natin yung 17 to 18. Ayoko noon, magulo yun. Okay. That's noted, ma'am. Oo, bloody yun. Any other non-cash benefits we can think of? Madam Chair? Yes, Ms. Fanlo. Pwede namin share yung sa barangay, which is ang hinihingi rin kasi nila is maybe we can grant
them yung civil service eligibility after so many years of service. Because po, it will be important for lateral movement eventually pag hindi na sila daycare workers. Oo, kung kukunin na sila ng probinsya or ng city, yes, at least nasa level na silang matino. Yes, ma'am. Tama, okay. So civil service eligibility. Maganda yun. I think I'm trying to think kasi ano pang mabibigay? Na non-cash naman, para we don't burden them. They're already hirap eh. Yes, Mr. Sabalsa. At saka I really want this to pass, ma'am. Tagal-tagal na nito. Yes, parang bata-bata pa ako sa Congress. Ito na yung discussion. In okay, that case Mr. po, ano, we want to push with our position on having the child development teacher if we want them to be civil service eligible. I'm sorry? Yung position po na child development teacher. Kasi I think yung salary grade 6 and 8. You're jumping the gun. Sa worker pa lang, wala tayong pera. Pagpipilitan pa natin yung teacher. Hmm. I think yung salary grade 6 and 8 po in the bill it's in doesn't the bill, require but it's not po in ng the budget civil service. Here. Right? Ang 6 and 8. Sorry, suntok sa buwan pa yun. Nagpapakamatay ka pa kami maghanap ng salary grade 6. Relax. Wait lang. Gagawa natin ang plano yan, pero yun nga, 3 to 5 years. Yes, Madam Chair, ang ano ko lang po is, nagre-require po ba ng civil service yung salary grade 6 ng ano? No, that's the lowest salary grade suggested by the bills that are pending. Have you read them? It's there in both Senators Villar. Hindi, pinakamababa na yun eh. Kasi nga, nahihirapan tayo maghanap ng pera, kaya nga na tetenga to. Munang pilitin yung mataas, yung mababa hindi pa kaya. Siguro. Yes, Pearl. Siguro po yung non-cash ay yung... Di ba kasi maganda na rin yan eh. At least it adds to it kung ano man kaya ng DBM. Malay mo, makadali tayong konting pera. Pero at least nagbibigay ka ng something, wag naman zero. Okay. Kasi malamang konti lang mabibigay. Yun nga, yung salary grade 6, pahirapan pa. Okay, Ms. Reyes. Yun, ma'am, yung eligibility, napakalaking bagay po na sa amin. And at same time, ma'am, yung katiyakan, hindi kami takot na biglang natatanggal. Ngayon, yun din sinasabi ng Dole noon, na walang security of tenure, ano? Doon po kami medyo talagang may mga... Maoobliga ba ang ating LGU dyan? In the local government code? Madam Chair? I think there are some rules on that also. Yes, Ms. Fanlo. Madam Chair, ang value po nung civil service eligibility sa kanilang fear is once they're civil service eligible, they cannot just be suddenly removed from office. That's right. The civil service eligibility will already endow them with security of tenure. Pero pag hindi pa sila eligible, ang sinasabi ata ni Ms. Pearl Reyes, pag hindi pa sila eligible, yun ang problema. Pag hindi pa eligible, it's okay. Pag hindi pa eligible, paano? Yes, ma'am, yun nga po sa ano yung pwede naming ano sa, paano siya masusolusyunan po yung all of a sudden lalo na after the election yung mga pride na biglang natatanggal yung daycare workers 25 years, 10 politika. Years, 20 years in service pero politika. Biglang mapupolitika, matatanggal siya. There's something in the local government code that governs the employees also of the LGU. We're also subject to civil service rules. Eh? Yeah, but there's some level of guidance. De, kasi we're also compelled to follow, diba, sa LGU. Can somebody check, please, legal? Just look at the LGC, the local government code on hiring. Yeah, I think Section 3C and the others. Yeah, wala yun. Pero, yes, I think we have to look for them. But the Section 3C and the others will indicate that LGUs are also subject to civil service laws. So we should invoke that in the law, in the new draft. Na in fact, kailangan si subject to civil service laws kahit hindi pa eligible. Ganun ba yun? Madam Chair? Please. Pwede pong mag-suggest ng transitory provision? Kaya ka, oo.
pwede pong magkaroon ng council for review for all those daycare workers who have been in service for decades na po. Forever, yeah. Apo. Pero so pwede magka-transitory provision yung law, ma'am. Pero that will address only those who are already in service. But those who are going to apply pa, na hindi pa civil service eligible, will not be covered. Okay lang yung transitory for all those in service na in service for greater than 10 years, etc. Paano yung hindi? They still have no security of tenure. Yun ang problema. What happens to the less than 10 years, yung bagong hire or the future hire? That's the problem. We have to find a way. Maybe DILG can help us kung paano yun. Halimbawa, yung LGU, mag-hire nga ng daycare worker, pero papalit-palit. Ang anong problema, ma'am, sa... natin dyan? Lalo-lalo na, ma'am, sa barangay. Wala talaga security of tenure. Lahat ng empleyado ng barangay. Trust and confidence lang po, pwede nang tanggalin talaga. Kaya yun ang problema pagdating sa barangay. Sa city, yung pero mga naka-J. Pero paliwanag eh. Kapag province, yung barangay province. Talaga hindi kasali. Province and province. City, pati munisipyo, yung tatlo, maliwanag eh. Section 76, Title 3, Human Sources and Development under the Local Government Code. I think we better invoke this. This is Section 76. Perhaps Dole can help us. Eh. Kasi maliwanag dito, every local government unit shall design and implement its own organizational structure and staffing pattern, taking into consideration its service requirements and financial capability. Okay. But it says, subject to the minimum standards and guidelines. Pearl, makinig ka kasi this refers to you. Pearl, hello. Pearl. Makinig ka kasi this refers to you. Ito yung dinadaing din. Hindi ka na mga kayo. Oh, subject to the minimum standards and guidelines prescribed by the Civil Service Commission. So, we can invoke this. This is very clear. All right? So, it's still subject to civil service. Okay? So, by that measure, whatever the minimum standards are, tanungin natin sa civil service, i-define yan. I-include natin na sa bagong draft. Oo, kasi at least by modicum of security. Okay? So, I don't know. Are there any other topics, any other suggestions? Baka mamayang gabi, pag-isipan ninyo yung non-cash para maka-invento tayo. At the same time, if you can give me alternatives for 3 to 5 year implementation, kahit paano. Kailangan kasi natin gawa ng paraan to. We are fully aware that the most valuable years of learning are between the ages of 0 to 7 years old. And yet, we're not providing any support, any training, any assistance to our child development workers who are in charge of our children at the end of the day. Why we have been dumbing down our children and the workers in charge of them for so many years is really unforgivable. So, gawan na natin ang paraan to kahit paano. Okay. Any other suggestions? Feel free pala. If you have any ideas, pakitext na lang sa akin. Or if you're in the mood, give me some kind of paper. Kahit crazy idea, okay lang. Kasi nagbe-brainstorm tayo eh. Tulad nga ng sinabi mo, ilang dekada na itong pending. Gawan na natin ang paraan kahit paano. Yeah. So, maybe if you have any ideas, the committee will be very happy to entertain them all. Oo, I'm sure you do kasi you've been on top of the early childhood policy game. With that, I thank all those who've joined us this morning very patiently. And if there are no further matters, yes. Will we be conducting TWGs? Yes, yes, sorry. And I herewith volunteer all of you. Hindi, dapat may mag-volunteer sa TWG. Kahit isang representative lang sa kada grupo, maybe Mr. Sabalsa, if you could come forward. Lufki, if you're in the mood to add even more suggestions that are very useful. Pearl, you have to be there to protect your constituency. Director Deloria, help us please. And DILG, if you have inputs on convince the LGUs to comply, but many of them are actually already in
are already doing what we are suggesting, nangunguna pa sila. So Dole also, if you can help us. And I think civil service has to be there. Director Sullivan, perhaps for the crafting, at least of the provision on DepEd and its involvement in the ECCDC. And thereafter, if the economic managers can submit a 3 to 5 year plan, wag na ninyo i-dismiss outright na walang plan, na walang pera. Alam ko na yun eh. Alam na natin yun. Mas alam pa yata namin dito sa Senate kasi araw-araw binubunuri yan eh, halos sa buong taon. So perhaps what we can do na lang is find some kind of phased implementation because this has been pending for far too long and its consequences are grave on our children and education in the Philippines in general. Many thanks to all of you. If there are no further comments, please submit any brilliant, crazy, or wild ideas. I'm perfectly happy to entertain them all. Thank you.